أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سهلنا الله ang pinakamawin, ang pinakamabagin, ang lahat ng papuri at pasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Nawa ang kanyang kapayapaan, pagpapala at pagpupugay ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu na kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga nasa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Sa muli mga kapatid, atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa mga kasabihan o mga salita at mga gawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinawag sa wikang Arabic na hadith. So sa ating pag-aaral sa hadith, tayo ay nasa kitab sa libro ni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nawa siya ay kalugdan kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo ngayon ay nasa hadith 24, atin natalaka ito nakaraan at atin lang ipagpapatuloy. So ating ano, nakuha natin yung itaas ba, itaas daw. So dito na tayo sa salita na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito itaas pa ito. Okay. Ito, ilagay mo dito sa taas. Okay. Bumalik. Bakit siya bumalik? Itaas pa daw. Sige pa. Ito, ha? Sige, itaas pa. Ito sana. Oh, ito. Uy, bumalik na naman. Ito siya, ilagay sa taas. So, ang bilang pagpapatuloy sa hadith, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi. So, siguro alam nyo na yung ibig sabihin ng hadith al-Qudsi. Natalakayan natin yung hadith al-Qudsi. Bilang pagano yung hadith Qudsi, ito yung, siya ay hadith, hindi sa Quran, pero salita siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ito ni Propeta Muhammad SAW, pero ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito na tayo ngayon sa kanyang sinabi na ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtu fastat'imuni. Sa malapit na kahulugan, o aking mga alipin, bumaba na naman, katotohanan kayong lahat ay nagugutom maliban silang aking pinakain. Pwede itaas natin yan. Punti. Sige pa. Hanggang dyan lang siya? Bumalik. O aking alipin, katotohanan kayong lahat ay nagugutom maliban silang aking pinakain. Kaya maghingi ng pagkain sa akin at kayo ay aking pakakainin. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, na sabi ng ating mga nagpaliwanag, sabi ng ating mga ulama na nagpaliwanag ng hadith na ito, na lahat ng ating kinakain ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kinakain natin na mula sa karagatan o sa lupa, lahat ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi na Allah, no aking mga alipin, lahat kayo ay nagugutom. Nagugutom kayo lahat. So kung isipin mo na bro isa. Okay. Lagi naman yung pronunciation, palpakyon na natin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o aking mga alipin, katotohanan lahat kayo ay nagugutom maliban silang aking pinakain. Ibig sabihin dito mga kapatid na lahat ng ating kinakain ay galing sa Allah. Yung mga tinatanim natin na mga puno, sabi ng mga ulama, ikaw ang nagtanim pero ang Allah ang nagpatubo. Dahil kung ikaw ang nagpatubo, sana lahat ng tinanim mo ay tumubo sana. Merong mga tinanim ng isang magsasaka na hindi tumubo dahil hindi ito pinatubo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din sa mga hayop na binubuhay mo na kinakain ng tao, at ganun din sa isda sa karagatan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha ng bagay na ito para kainin ng isang tao. Nakuha natin? Kaya, sabi ng ating mga ulama, ang dunya, itong mundo, ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para pagserbisyuan ang tao. Para pagserbisyuan ang tao. Sa science mga kapatid, kung ating titingnan ang science, ano ang sinasabi ng mga taong unang nakaimbento ng science, yung mga philosophers.
nung unang panahon pa, kabla, nung ano, before birth of Christ, mga sina first na philosophy o first na philosopher na siya ay sumikat, si Thales o si Thales, siya yung pinaka first na philosophy o na first na philosopher. Lahat sila, sina Aristoteles, sina Aflaton, sina Socrates, lahat sila at yung mga sumunod pa sa kanila, pinag-aaralan nila ang mundo kung bakit tayo nandito sa mundo. Ano ang dahilan bakit naka-exist yung mga bagay na yan? Kaya nga tinawag sila ng mga philosophers, ang ibig sabihin ng philosophy, galing ito sa salitang Greek. Philosophia. Philo, ibig sabihin ng philo, yung nagnanais o naghahangad. Sophia, dahilan. Naghahangad ng dahilan. Ibig sabihin, hinahanap niya sa lahat ng bagay kung ano yung dahilan, bakit existing yan. Bakit siya ay laging, halimbawa, bakit itong tubig ay liquid? Hinahanap nila kung ano yung dahilan. Bakit ang apoy ay mainit? Hinahanap nila kung ano ang dahilan. At sa pinaka, ano doon, yung pinaka general doon, na gusto nilang malaman, bakit tayo nandito? Bakit itong mundo ay nandito? Siyempre, lahat sila ay nagkaisa na ang mundo ay nauna kaysa tao. Ang mundo ay nauna kaysa tao. Ngayon, bakit nilikha ang mundo at bakit nilikha ang tao? Nakuha natin? Bakit nilikha ang mundo at bakit nilikha ang tao? Meron bang connection sa dalawa, ang mundo at ang tao? Pinag-aralan na, pero lahat sila ay hindi umabot sa tamang kasagutan. Kasi meron silang tinatawag na introduction at result. Pinag-aralan nila yun sa philosophy. Sa atin sa Islam, mga kapatid, sa ating paniniwala na ang Allah ang lumikha sa lahat ng bagay. At ang dahilan kung bakit nilikha niya ang mundo ay para pagserbisyuan ang tao. At ang dahilan kung bakit nilikha ang tao ay para pagserbisyuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha natin? Very simple lang na natija or result na hindi maabot ng utak ng mga philosophers sa sobrang taba na kanilang utak hanggang sa nagtanggalan ng mga buhok sa kanilang mga ulo, hindi nila nakuha ang result na yun. Na ang dahilan pala kung bakit ang mundo ay exist dahil pagserbisyuan ang tao. At kung bakit ang tao exist para pagserbisyuan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi ng Allah sa Quran, sa Surat Az-Zariyat, verse 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha, sabi ng Allah, ang mga engkanto mga jin, at ang mga tao, maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin, maliban na sambahin nilang Allah. At ano naman yung ayah na nasa Quran, nabanggit sa Surat Al-Baqarah, na sabi ng Allah, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Siya ang Allah, siya ang lumika para sa inyo ang lahat ng inyo nakikita dito sa mundo. Napakalinaw na ang mundo ay nilika para sa atin at tayo ay nilika ng Allah para sambahin siya. Kaya ang sabi ng Allah dito, o aking mga alipin, katotohanan kayong lahat ay nagugutom. Ang nagugutom dito, malawak ito ng kahulugan. Ibig sabihin, lahat ng tao ay nangangailangan ng pagkain maliban silang aking pinakain. Kaya maghingi ng pagkain sa akin. Itong maliban silang aking pinakain, ibig sabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagmamay-ari ng lahat ng pagkain. Tayo, nagsusumikap lang tayo na makamit ang pagkain na yon, pero ang Allah ang lumikha ng pagkain na yon para pagserbisyuhan tayo. Kaya sabi na Allah, kaya kayo ay maghingi ng pagkain sa akin. Ang ating mga ulama, kanilang sinabi, ang ibig sabihin ng ano na ito, yung sentence na ito na kaya maghingi ng pagkain sa akin, ibig sabihin, magsumikap tayo na maghanap buhay, na may kasamang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang magbibigay ng biyaya. Ang mga hindi mga Muslim, nagsusumikap lang silang maghanap buhay, khalas yun lang, hanggang dun lang sila, period na. Pero tayo mga Muslim, ang ating paniniwala na tayo ay nasusumikap maghanap buhay, may kasamang paniniwala ng Allah ang nagbibigay ng biyaya. At meron mga kapatid, meron itong magandang resulta sa atin. Ano yun? Kasi kung ang intensyon mo sa iyong
pagsisikap na maghanap buhay na kung ano yung pagsusumikap na igugugol mo, ganun din ang makakamit mo na biyaya. Kung yun ang paniniwala mo, masasaktan ka kung sakaling hindi ka nabigyan ng biyaya. Pero kapag ang paniniwala mo na nagsusumikap ka na maghanap buhay, kasama ang paniniwala na ang Allah pa rin nagbibigay ng biyaya, kung sakaling hindi ka nabigyan ng biyaya, hindi ka masyadong masaktan. Dahil ang paniniwala mo, hindi ito kinadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ang mas nakabuti sa akin. Nakuha natin? Nakuha natin yung ano? Badir Ma'amma. Maganda itong ano, itong sentence na ito, na ang lahat ng pagkain ang sinabi dito, pero pwede natin itong gawing halimbawa or picture lang to siya sa katotohanan dito sa mundo, na itong mundo nilika ito para sa atin at tayo naman ay nilika para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya meron ngang mga ibang mga sekta, tinanurak sa kanilang pagkaligaw, sa kanilang paniniwala, na sobrahan sila sa paniniwala na ito, kahit pagkain ng mga hindi Muslim o kanilang kayamanan ay kinukuha nila. Kasi sa amin yan, kasi ginawa yan para sa amin. Mga Muslim kayo, di kayo mga Muslim. Kinukuha nila, kanilang ninanakaw sa paniniwala na lahat ng nasa mundo ay para sa mga Muslim lang. Nakuha natin yon. Ano yung mga sekta na gumagawa ng gano'n? Yung mga maitim, paniniwala nila. Kaya sila, okay lang sa kanila. Meron silang fatwa na pwede mong lusubin ang bangko, pwede mong kunin ang kayamanan ng mga tao sa isang barangay na hindi mga Muslim, dahil lahat ng bagay sa mundo ay pagmamayari ng mga Muslim. Yun ang paniniwala nila. Naam, tama yun, na nilika ng Allah ang mundo para sa mga tao na nagsirbisyo sa kanya. Pero hindi mo pwedeng kunin yung bagay na hindi sa'yo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa kanyang katangian ay Rahman. O sa kanyang panay, Rahman, Rahma. Mahabagin siya. Sa sobrang habag niya, kahit yung mga taong walang paniniwala, ay binibigyan din niya ng biyaya dito sa mundo. Yung mga binibigyan niya ng biyaya sa mundo, hindi mo pwedeng angkinin yun. Binigay yun ng Allah sa kanila. Hindi mo pwedeng, kaya nga, sinabi na Allah sa unang hadith, tungkol sa sa dulm, yung pagkuha ng isang bagay na hindi karapat-dapat, inumpisahan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala para maintindihan natin yung mga sumusunod. Diba sabi ng Allah na, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama, wa aking mga alipin katotohanan ang pangapi o ang paglagay ng bagay sa hindi karapat-dapat na lalagyan ay ipinagbawal ko sa aking sarili at ipinagbawal ko din sa inyo, kaya huwag kayong mga api sa bawat isa. Yung unang-una, para yun ang ating gawing pattern sa mga susunod na ito. Ito ang sinabi ng Allah na ang pagkain, ang ating maintindihan ito, lahat ng pagkain sa mundo ay para sa ating mga sumpalataya. Pero hindi ibig sabihin na ang pagkain ng iba na hindi mga Muslim ay pwede mo nang kunin kasi hindi sila mga Muslim. Wala silang karapatan sa pagkain na yan kasi hindi sila mga Muslim. Hindi pwede yun. Kasi bakit? Ipinagbawal ng Allah ang pangapi sa unang sentence ng hadith. Malinaw? Next, ay bago natin anuhin yung next na ano, meron tayong sabihin doon na tungkol sa ating sinabi na ang mundo ay nilikha para sa atin at tayo naman ay nilikha para sa Allah. Sabi ng ating mga scholar na huwag mong gawing abala ang sarili mo sa isang bagay na nilikha naman para sa'yo na maging dahilan upang maiwan mo ang isang bagay na ikaw ay nilikha para doon. Hindi na itindihan ni Brother Alinura. Yung ating introduction ganito. First introduction. Ang mundo ay nilikha para ang tao ay nilikha para sa Allah. Para sambayan ng Allah. Second introduction. Huwag mong gawin ang sarili mo na maging abala sa isang bagay na nilikha naman yun para sa'yo. Hanggang sa na nilika ka para doon. Ano yung result doon? Ibig sabihin, Badr Alinor, ha? Ano ibig sabihin doon? Magnamungaman sa mundo. Kasi magnaman yung mag-isipin sa'yo. Huwag na
Huwag masyadong hindi pinagbawal sa atin na maghanap buhay, di ba? Nandito nga tayo. Sabi nga ng Allah, kaya manghingi ng pagkain sa akin. Ibig sabihin, magsumikap kang magtrabaho. Pero, huwag mong gawin na yung buong buhay mo, doon na lang, na maiwalan mo yung isang bagay na yun yung dahilan kung bakit ka nilika. Yung pinag-aabalahan mo, huwag kong masyado, ano, kasi nilika naman yan talaga para sa'yo. Yung bigyan mo ng halaga, yung bagay na ikaw ay nilika para doon sa kanya. Ibig sabihin, huwag mong iwanan ang pagsamba mo sa Allah dahil lang ikaw ay naabala, naging busy sa makamundong bagay. Kaya nga sabi ng Sheikh namin, parang hindi siya stable na pag-iisip na ikaw ay maging busy sa isang bagay na nilika naman yun talaga para sa'yo, na maiwanan mo yung bagay na ikaw ay nilika para doon. Dapat doon ka mas busy. Kasi yun yung trabaho mo eh. Wag mong ibuhos yung buong oras mo sa hindi mo trabaho. Doon sa trabaho mo talaga, doon ka mag-ano. Pero hindi pinagbawal ng Allah na ikaw ay maging abala din doon. Sa, pero control, merong balance. Kasi ang Islam, balance ang Islam. Hindi pwede na nasa masjid ka lang palagi, di ka na maghanap buhay. Hindi pwede yun. Sa panahon ni Umar bin Khattab, may isang tao na laging nasa masjid. Laging nasa masjid. Ano ang ginawa ni Umar bin Khattab? Pinalabas niya. Pinalo pa niya. Maghanap buhay ka. Ang langit ay hindi uulan ng ginto. Maghanap buhay ka. At mayroon isang hadith na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may dalawang magkapatid. Ang una ay laging nasa masjid. Doon yung buhay niya. Laging nagsasala, 24 hours nasa masjid lang. At yung pangalawang kapatid niya, naghahanap buhay para ipakain doon sa kapatid niya nasa masjid. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kapatid niya naghahanap buhay ay mas mainam kaysa kapatid niya nasa loob ng masjid. Nakuha natin yon. Kasi yung kapatid niya naghahanap buhay, hindi ibig sabihin na puro hanap buhay lang siya. Nagsasala din yun sa masjid. Balance yung ginagawa niya. Hanap buhay at masjid. Pang-relihiyon at pang-makunong bagay. Pero ito, puro lang siya pang-relihiyon. Lahat doon na parang pari na ba na wala ng labasan. Sabi ng Prophet sallam, itong kapatid niya na naghahanap buhay, para ipakain doon sa kapatid niya, mas mainam kaysa itong nasa loob ng masjid. Pero ganun pa man, huwag masyadong maging ano sa mundo ba na yung buong oras mo ay sa makamundong bagay na. Kaya nga sabi ng mga ulama, ang ating pagsasala na 5 times a day, kung bibilangin mo sa 24 hours, kulang, mas marami pa ang ginagawa mo. Di ba? Kaysa 5 times a day. Pero ano ang gagawin mo para hindi masyadong mas madaming oras mo sa ano sa makamundong bagay? Yung ginagawa mo sa mga makamundong bagay, pag hinaluan mo yun ng magandang intention, para kang sumasamba nun. Pagsamba yun. Sabi ng mga sheikh namin, ang pakikinig ng lecture tungkol sa Islam, sa intensyon na matuto sa Islam ay isang uri ng pagsamba. Sabi pa na isa sa mga ulama, ang pagbabasa ng libro sa oras ng alas 3 ng umaga o tahajjud para matuto ng kaalaman sa Islam ay mas mainam pa kaysa pagsasala ng tahajjud. Ang pagsasala ng tahajjud, napakalaking reward nun. Pero nagbabasa ka ng libro o nag-iisip ka ano kayang plano bukas sa da'wa, ano kayang gagawin bukas, ano kayang lulutuin ko bukas para ipakain sa mga brothers na nag-aaral sa center. Nag-iisip ka, yung pag-iisip mo na yun, isang ibada, isang pagsamba yun. Isang pagsamba yun. So next na pangungusap, o aking mga alip, ito na, Badr Ma'amar. Katotohanan kayong lahat ay nakahubad. Tama si Father Mamaro. Itaas natin mo sa konti. Mataas pa siya? Sige pa. Sa baba yata yun. Pinakababa niya. Kasi Arabic ito eh. Tapos meron pa. Okay. Maliban silang aking dinamitan. Kaya maghingi ng damit sa akin at kayo ay aking dadamitan. Ang tinutukoy din mga kapatid, na sinabi na Allah na o aking mga alipin, lahat kayo ay nakahubad, ang tinutukoy dun nung tayo ay ipinanganak. Brother Mamar, nung tayo, walang sila man na, pinanganak ka, may damit ka ng, ano, may jeans ka na, mayroon ka ng jersey, wala, hindi. Pinanganak ay nakahubad, sabi na Allah, maliban silang aking dinamitan. Maliban sa aking
Either dahil sa magulang mo, dinamitan ka, or ikaw sarili mo, nagdamit ka sarili mo na ikaw ay malaki na. Kaya maghingi ng damit sa akin at kayo ay aking dadamitan. Ang paliwanag nito, mga kapatid, ay medyo may kahalintulad din doon sa una. Kasi ang damit galing sa mundo eh. Galing sa mundo. At ang damit, pagkain, pareho lang sila na lahat ito ay biyaya na nilikha ng Allah para sa atin. Kaya hahanapin natin itong damit. Maghahanap buhay tayo para makasuot ng damit na may halong intensyon na ang biyaya ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating yung paniniwala na nakamit mo yung bagay na gusto mo ay dahil sa iyong pagsisikap. Hindi. Huwag nating anuhin yun, gawing paniniwala na kung hindi ako nagsumikap, hindi ko makamit ang mga bagay na ito. Oo, ikaw ang nagsumikap, pero ang Allah ang nagbigay. Kaya nga, lahat kayo nakahubad, maliban silang aking dinamitan. Intindi niyo mga kapatid, maliban silang aking dinamitan. Sino ang nagdamit? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ikaw ang nagsumikap na maghanap ng damit, ang Allah pa rin ang nagdamit sa iyo. Bakit? Kasi may mga taong nagsusumikap na makahanap ng damit, pero hindi sila nakahanap ng damit. Ibig sabihin, pinipili lang ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang kanyang dadamitan. Isa itong matalinhaga. Kaya nga ang hadith ng propeta sa isang makabuluhan ng mga salita na ginagamit ng propeta sallam, ang mga salita na damit ganyan, damit, pagkain ganun. Pero meron sa likod nito ay merong mas malalim na kahulugan na yun ang dapat nating intindihin sa pagpapaliwanag ng hadith. Magsusumikap tayo na makamit ang mga biyaya na para sa atin sa may paniniwala ng Allah pa rin ang nagbibigay ng lahat ng ito. Kaya manghingi ng damit sa akin. Kaya manghingi ng damit sa akin at kayo ay aking dadamitan. Itong sinabi naman ng Allah, mga kapatid, na manghingi ng damit sa akin at doon din sa una din na manghingi ng pagkain sa akin, ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na ang Islam ay hindi lang siya pang masjid na paniniwala, kundi nagtuturo din siya sa isang Muslim na gumalaw, kumilos ka. Huwag kang tamad, kumilos ka. Kaya manghingi ng damit sa akin, ang sabi ng mga ulama, nagbibigay sa atin ng kaalaman na dapat kang kumilos. Hindi pwede na nakaupo ka lang tapos darating na yung biyaya mo. Hindi. Kailangan mong kumilos para makuha yung biyaya. Next na pangungusap o aking alipin, katotohanan, ikaw ay nagkakasala sa araw at gabi. At bibigyan ko ng kapatawaran ang lahat ng pagkakasala. Kaya maghingi sa akin ng kapatawaran at kayo aking patatawarin. Lahat ng tao, sabi ni Propeta Muhammad SAW sa ibang hadith, kullu bani Adam khata. Lahat ng tao, lahat ng anak ni Adam ay khata. Ibig sabihin ng khata, madaming kasalanan. Hindi lang talagang nagkakasala, kundi laging nagkakasala. Lahat ng anak ni Adam, wala itong exemption. Lahat tayo, kahit pinakabanal ka pa na tao na halimbawa, pinakamaalam ka na tao, nagkakasala ka pa rin. Dahil kung hindi ka nagkakasala, hindi ka na tao. Ano ka na, mamadali? Kung hindi ka na nagkakasala, ano ka na? Anghel ka na. At kung anghel ka, ano yung kasarian mo? Wala kang kasarian. Kasi ang anghel, hindi lalaki, hindi rin babae. Yung mga sinasabi ng mga Kristiyano na ang anghel ay babae, nakuha nila yun sa mga pagano. Dahil bago pa dumating si Jesus, si Isa alayhis salam, ang paniniwala ng mga pagano noong unang panahon, lalong-lalo na doon sa panahon ng Grego at sa panahon ng mga Hindu, sila yung mga matagal na panahon na talaga, yung Grego, sa panahon niyan, pagkatapos ni Musa alayhis salam, at ganoon din sa mga Hindu, meron silang tinatawag na mythology. Mythology, yung myth, kathang isip, myth, kathang isip, mga pagano sila, na ang paniniwala nila sa mga anghel ay mga babae. Kaya nga, kapag ka babae, pinapangalan ng angel. Meron makita ng lalaking angel ang pangalan? Pero, anghelo. Pinapalaki lang nila na
anghelo. Pero bago lang yan dumating. Pero nung unang panahon talaga, angel, ang babae talaga yan. Pero sa ating paniniwala sa Islam, ang anghel, walang kasarian. Nang dahil dito, hindi sila nagtatalik. At bakit sila dumadami kung hindi sila nagtatalik? Nililika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Laging lumilika Allah ng mga anghel hanggang sila ay dumadami. Ang mga tao, tayo ay hindi tulad ng mga anghel na sinusunod lamang nila kung ano yung inuutos ng Allah. Tayo mga tao, hindi. Nagkakasala tayo. May mga inuutos ng Allah na hindi nasusunod. At ang kasalanan, mga kapatid, ay dalawang klase. Ang paggawa ng kasalanan ay dalawang klase. Kasalanan mo sa pagitan ng iyong Panginoon at kasalanan mo sa pagitan ng iyong kapwa Muslim. Ang kasalanan mo sa pagitan ng Allah, tulad ng halimbawa, yung pakikinig ng music, ayun, wala kang napiperwisyo, di ba? Sarili mo lang, inaano mo. Halimbawa, yung kasalanan pa nunood ng hindi manda, wala kang napiperwisyo, sarili mo lang, di ba? Kasalanan mo yun sa pagitan mo at sa pagitan ng Allah. Tinatago yun ng Allah, tinatakpan yun ng Allah sa'yo. Hindi yun pinapaalam ng Allah sa ibang tao para hindi ka mapahiya. Tinatago yun ng Allah sa'yo. Kaya, kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Allah, patatawarin ka niya agad. Yung pangalawang kasalanan, yun yung delikado sa pagitan ng iyong kapatid. Tawa si Badr Mamaro. Napipirwisyo mo yung kapatid mo. Sinasampal mo siya, sinisipa mo siya, inuutang mo siya, di mo siya binabayaran. Tawag dito? Ninakawan mo siya ng gamit. Yung meron kang napirwisyo ba? Kahit palagi kang humihingi ng kapatawaran sa Allah, hindi ka patatawarin Allah hanggang sa hindi ka patawarin ng iyong kapatid. Pero alhamdulillah, mashallah. Pinaka-the best na ano yun, magpatawaran. Itong tinutukoy na Allah, mga kapatid, na huwag kayo malim, katotohanan kayo nagkakasala sa araw at gabi. At bibigyan ko ng kapatawaran ang lahat ng pagkakasala, kaya maghingi sa akin ng kapatawaran. Anong tinutukoy nito na kasalanan? Yung una, yung pangalawa? Yung una. Kasi ang Allah nagbibigyan ng kapatawaran eh. Ibig sabihin, wala kang napiperwisyo na tao. Bali sa pagitan mo lang at ng Allah. Pero kung sakaling meron kang mapirwisyo, kahit 24 hours kang magtahadyod, hindi ka patatawarin hanggang sa ibalik mo yung meron kang nakuha sa kanya o nanakaw o na ano pa at patawarin kanya, saka patawarin ng Allah. May nagtanong sa akin dati, paano Ustad, pag humihingi akong kapatawaran sa kanya, tapos hindi ako pinatawad? Sabi ng mga ulama, kung ikaw ay sincere na humingi ng kapatawaran sa kanya, at hindi kanya pinatawad, khalas. Tapos ka na doon. Patatawarin ka na ng Allah. Khalas. As long as tama yung paghingi mo ng kapatawaran. Kasi kung halimbawa, meron kang ninakaw sa kanya. Oh, pero halimbawa, meron kang ninakaw sa kanya, bro, patawarin mo na ako, bro. Pero hindi mo binabalik. Para ka pa tatawarin. Hindi mo binabalik yung ninakaw. Bro, pasensya na mo. Nagastos ko talaga, bro. Patawarin mo ako. Ganun. Paano kanya patatawarin kung hindi mo binabalik? Ibalik mo yun sa kanya. Pag nabalik mo yun sa kanya, kalas, patawarin ka na niya. So, merong ganun. Pero kung nagawa mo na ang lahat, hindi ka pa rin pinatawad, ang Allah, patatawarin ka na niya. Inshallah. Hindi ba mo yung isa na yung isa na yun? Mawala, ano siya yun? Pero siya yun? Kasi ba mo niya siya kahit pagduwa na nasa? Nasusuka lang talaga. Ano yung ganun? Live, ha? Naka-live. Ano yung... Parang kung sa pagtuwa sa Allah na patawarin ka ng tao, hindi na lang hihingi mo sa Allah na get yung tao para patawarin niya kahit hindi na kayo nakita. Hindi pwede yun. Kailangan mo pa rin siyang hinga ng kapatawaran. Pero kung halimbawa, ganito bro, may mga tao kasing nahihiya. Halimbawa, nilibak mo siya. Ang tamang paghingi ng kapatawaran sa kanya, bro, nilibak kita kayo na bro, pasensya na talaga, patawarin mo. Okay lang yun, no? Di ba? Kalas na yun, tapos na. Pero kung nahihiya kang sabihin sa kanya na nalibak mo siya kasi baka magalit siya lalo, huwag mo na lang sabihin sa kanya. Ang gawin mo, magsumikap kang magsadaka na intisyon ng reward na yun ay para sa kanya. Bakit kasi
Ang mga tao, iba-iba kasi yung mga tao kasi, Sheikh, na gano'n. Mayroon mga tao na kahit na nasasaktan ka na, pero mahal ka niya, kaya hindi siya alis sa piling mo, di ba? Gano'n yung mga tao na gano'n. Di ba? Na sobrang pagmamahal, kahit na napipinsalan ang bawat isa, yun sana ang dapat, na kahit na nagkakapinsalaan na, pero patuloy pa rin nagsasama, tuloy na pagmamahal yun, mashallah, di ba? Para sa Allah. Merong hadis kabilang sa pasisilungin ng Allah sa lilim na kanyang lilim, na walang ibang lilim malibas kanyang sarong paghukom, yung taong dalawang nagsama para sa Allah at naghiwalay din sila para sa Allah. Ganun, di ba? So si alhamdulillah, kaya maghingi sa akin ng patawaran at kayo ay aking patatawarin. So balik tayo dito, mga kapatid, tapos na yung pagkita ng Allah na naman. Yung sinabi na Allah, kung kayo ay nagkakasala sa araw at gabi, binanggit na Allah araw at gabi. Sana yun, wala. Araw at gabi yan. Sa araw at gabi. Sabi ng ating mga ulama, kasi binanggit nito, di ba, dapat sana kung sabihin na katotohanan ikaw ay nagkakasala palagi. At bibigyan ko ng kapatawaran, lagi nagkakasala. Diba? Naintindihan yun. Pero binanggit pa rin na Allah ang araw at gabi. Bakit? Meron itong dahilan. May isang hadith na nabanggit na sinabi ni Propeta Muhammad na kanya sinabi na ang malapit na kahulugan, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binubuksan niya ang kanyang kamay para ay binubuksan na Allah ang kanyang kamay sa gabi para patawarin ang mga tao na kagawa ng kasalanan sa umaga. At binubuksan niya ang kanyang kamay sa umaga para patawarin ang mga tao nagkasala sa gabi. Kung ikaw ay nagkasala sa gabi, sabi ng mga ulama, sunna. Or sabihin natin, wajib yun eh. Kasi dapat wajib na humingi agad ng kapatawaran. Pero mas mainam na hingi ka agad ng kapatawaran. Huwag mo nang paabutin pa ng umaga, di, yung kinabukasan. Bali yung duration or tinatawag na yung hangganan lang ng paghingi ng kapatawaran, kung halimbawa sa gabi ka nakagawa, mas mainam na hingi agad na kapatawaran pagkatapos ng nakasalanan, kahit na hindi pa sumikat ang araw. Pero kapag sumikat na ang araw, pwede ka pa rin humingi ng kapatawaran doon. Pero huwag mo nang paabutin pa ng gabi na naman, na hindi ka pa nakahingi ng kapatawaran doon sa unang gabi na nagawa mo. Pinalipas mo ang buong umaga hanggang sa dumating ang pangalawang gabi na hindi ka malang nakahingi ng kapatawaran doon sa gabi. Ganon din. Kapag ikaw ay nagkasala sa umaga at humingi ka ng kapatawaran the same time na hindi pa umabot ang gabi, mas mainam yun. Pero kung halimbawa hindi kami ng kapatawaran hanggang sa dumating ang gabi, doon sa gabi na yun, humingi ka pa rin ng kapatawaran. At huwag mo nang paabutin pa ng pangalawang umaga na hindi ka pa nakahingi ng kapatawaran. Yun ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Nakuha natin? Huwag kayong mga ilipin, katotohanan na ikaw ay nagkakasala sa araw at gabi at bibigyan ko ng kapatawaran ang lahat ng pagkakasala, kaya maghingi sa akin ng kapatawaran. Maghingi sa akin ng kapatawaran sa araw o di kaya sa gabi, at huwag nang paabutin pa ng pangalawang araw o pangalawang gabi. Dapat, ang kanilang sinabi pa na ang paghingi ng kapatawaran ay agad-agad. Huwag nang sabihin na bukas na lang siguro. Baka hindi ka paabuti ng bukas. Dapat ngayon. Yung iba, nahihiya. Hindi mo na ako hingin ng kapatawaran sa Allah, nakakahiya naman sa kanya. Hindi yun. Shaitan yun. Binubulungan ka ng shaitan. Yung iba, pag nagkasala, hindi na pupunta ng masjid, nahihiya na siya. Kasi bubuhan siya, bakit ka punta ng masjid ng dami naman ng kasalanan mo na mahiya ka naman sa kanila? At yung iba, hindi na pupunta ng center kasi daming kasalanan. Dahil mo tapos yung mga brothers sa center, mashallah, mabubuti yung mga brothers, di ba? Tapos makijoin ka sa kanila ng dami naman kasalanan. Binubulong ang shaitan. Sabi ng mga ulama, huwag mong pakinggan ang bulong na yun. Kapag nagustuhan mo na mag-join sa kanila, mag-join ka sa kanila, yung mga mabubuti yung mga Muslim.
kahit na pinuno ko pa ang mundo ng kasalanan, malay mo, baka yung pag-join mo sa kanila maging dahilan para maiwasan mo yung paggawa ng kasalanan. Kaya nga sabi ng mga ulama, kung gusto mong kumuha ng mga kaibigan, sikapin mong maging kaibigan yung mabubuting mga Muslim. At kapag nakasama mo na sila, huwag mo silang iwanan. Di kapag iwanan mo sila, saan ka pupunta? Sa mga masamang mga tao, di ba? Ayaw mo yung ganun, Sheikh? Lamas na. Kasi kung halimbawa, iwanan mo yung mabuting mga Muslim, kala, saan ka mapunta? Either mag-isa ka lang, at sabi sa hadith na ang kakainin ng lobo ay ang nag-iisang tupa. Hindi niya pwedeng kainin yung maraming tupa. Yung nag-iisa lang, yung nahiwalay. Pero pag maraming mga brothers, mga Muslim, mashallah, magagabayan nga talaga. O aking mga alipin, hindi ninyo, mayroon pa bang oras? Wala na. Wala na yata, ano? Wala na. So, inshallah, ipagpatuloy natin next week. Itong ano, aking mga alipin, hindi niyo makamit. Nasirayan ako, inshallah. Pagpatuloy natin next week, inshallah. May katanungan? Wala na. Subhanakallah. Ah, sige. Subhanakallah bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, sige.